Okay, so what is up? Welcome back mga Mosai for another unboxing at saka mini review nitong product na to na na-receive natin, no? So galing tong Lazada PH. So Kingdom yung brand, no? So tingnan natin kung ano yung laman. Kasi kung natatandaan nyo, ako mahilig akong mag DIY reel maintenance. Kumbaga, yung mga reels na ginagamit ko pang fishing, ako lang nagme-maintain sa sarili ko. So, may nakita akong product sa Lazada na tingin ko is okay, pero malalaman natin ngayon kung okay nga ba talaga siya, no? Pero tingnan muna natin, wala bang freebies. Okay. So, walang freebies. Pero, yun. So, bago ang lahat, kung di pa kayo mahusay, click subscribe. Tsaka, syempre, leave a like para naman garaan tayong gumawa ng videos, okay? So, bago natin buksan to, yung link nitong product na to, lalagay ko dyan sa description. So, sana gamitin nyo yung link natin. Kasi pag ginamit yung link natin, meron tayong small amount of commission galing kay Lazada. At syempre, nakatulong yon para matulungan nyo yung channel natin. Okay? Yun lang naman. So, tingnan na natin kung ano to. So, yan. Buksan natin. So, tool kit yung laman, ano? So, meron siya nito. Tingin ko magagamit ko to kasi wala ako nito eh. Ito yung ginagamit para sa mga spool ng mga reel for bearing removal, pang mga bait casters, no? Tapos pry tool, pang mga dukot-dukot ng mga kung ano-ano, pry tool. Tapos wrench. Gusto ko matest natin to kung anong size to, ano? Kasi walang info eh kung anong size. Ito pang test ng bearing. Never stop searching. Tapos, ito na ang kasunod ay... Ito, ano ba to? Screwdriver set, no? So, iba-ibang size. Okay. So, tingin ko yung quality maganda, no? Sa opinion ko, ah. Ito walang laman. Hindi ko alam kung wala ba talaga laman to. Ano ba dapat ang laman nito? Kung ba't siya walang laman, pero wala siyang laman, no? So, ito yung para sa screwdriver. Tapos, meron din siyang... metal tweezers na tingin ko is maganda yung quality. Saktong-sakto kasi sira na yung ganito ko yung metal tweezers ko. Hindi na siya pantay, tas nabali na siya dito sa area na to. So, okay na okay. Metal tweezers. And, lastly, meron siyang brush. Okay, so, kailangan natin ng reel, syempre, para matest natin itong mga tools na to, no? At yun na nga, no? Meron tayo ditong Lure Pro. Hindi ko alam kung alam nyo to. So, ito yung pinaka-chipipay na reel na pwede nyo matagpuan sa Shopee. Re-reviewin ko din to. Kaya lang, wala pang time para magawa yung review, no? So, baitcaster siya. Kasi, maiba naman. So, gumawa na tayo dati ng budget meal fishing challenge para sa spinning reel. So, ngayon, baitcast naman tayo, mga mahusay, no? And so far, masasabi ko dito sa baitcast na to, napakasagwa ng ikot. Well, what do you expect, di ba? So, sobrang ganit. Para ako nag-grind ng coffee, no? Tingnan natin, ah. Ito. Ayun, meron. Okay. So, may bearing yung spool, no? So, ano bang purpose nito? Ito. Anong purpose niyan? Ito yung purpose niyan, mga mausay, no? Far as I know, hindi ko lang din sure kung paano, ah. Nangain ng tanga. Okay. Ayun, ganito pala. Nakita nyo yan? Ayan. Ganyan pala siya. Pantulak siya ng pin. Okay. Tingnan natin kung matutulak natin ang todo, ha? Palabas. So, yan. So, dahil ayan yung pin. Nakita nyo yan? Ayan, oh. Pwede na natin tanggalin ngayon itong. Supposedly is pwede na natin tanggalin ngayon itong bearing, no? Okay, so yun yung purpose, no? Nakita nyo na. Pantanggal ng bearing dito sa mga pool ng baitcaster, no? So ibalik na natin yung pin niya. Ano, balik na natin. Tsaka nakita nyo, nagamit natin to. So pang ulang purpose to, kundi pang sungkit-sungkit lang naman kung ano-ano, no? So balik na natin to. Ginawa ko lang yun for demonstration, no, mga mausay. Para lang may idea talaga tayo kung talagang gumagana ba siya or what. So far, so good. So, next item na subukan natin is screw muna. Ano to? Loose thread ba to?
Oo nga, mga loose thread nga, mga mausay, no? So, first time, hindi ko pa nagagamit to. Hindi ko pa man na nabubuksan. Loose thread na, no? Napakalupit ng reel na to. Bakit ganun? Ano kaya eh? Yun lang, no? Walang prying tool na kasama tong ano na to. So, hindi natin matanggal tong tornilyo dahil loose thread, no? Wala pa akong ginagawa, loose thread agad. Napakalupit. Okay. So, yan. So, testingin naman natin sunod ito. So, tingnan na. Okay gawa sa... Ewan ko kung anong klaseng bakal to. Okay. So, saktong-sakto, no? Tingnan natin kung anong laman itong star drag na ayaw umangat. What the F? What's wrong? Aha. Okay. Yung star drag, hindi natatanggal. Kasi siya na mismo yung nut. Okay. Kakaiba to, mga mamasaya. Yung drag clicker, yung star drag clicker niyo, parang clicker ng reel na Daiwa. Kakaiba. So, okay na to, na-test na natin. Okay naman siya. And saktong-sakto siya para sa reel, no? Hindi ko lang alam kung anong size talaga to. Normally kasi sa mga reel, between 9, 10, tsaka 11mm. Tingin ko to, mga ano to eh, 9 or 10mm. Siguro parang 11. Tansya ko lang ah, hindi ko rin sure. So normally yun yung gamit eh, 9, 10, or 11mm sa mga reel. Depende kung anong klaseng reel, no? Tapos ito, wala naman ito masyadong purpose bukod sa pang brush-brush lang ng ganyan. Pantanggal-tanggal na mga hindi mo gustong dumi, kagaya yan, tumalsik na sa kamay ko. Ganun, gaganun-ganun mo lang, no? So in my opinion, hindi ito ganun ka-useful. Pero useful na din, kasi ginagamit ko normally lumang toothbrush, pero na soft bristle. Lumang toothbrush na soft bristle. Kailangan yung soft bristle kasi mga mausay. Ang reason doon, para hindi magasgas yung reel, no? Kasi minsan may mga hard bristle na brush na minsan nakakagasgas ng paint. Ito mukhang okay naman siya, mukhang soft bristle naman siya. Ano pa, hindi natin natetesting. So ito, natesting na natin ito. Nagamit na natin siya. Isa na lang pala, ano, kailangan natin pag i-test yung pan-test ng bearing. Pero hindi na natin kailangan test pan-test ng bearing. Alam nyo na yan. Susuksok nyo lang yung bearing dyan, tapos iikutin yung ganun. Ito, para malaman nyo smooth pa ba yung bearing o hindi na. So yan lang ang purpose nitong mahaba na yan. Hindi yan panaksak, okay? How you can use this in the event they grab you? You can take the point of it right here to the bones of the hand. Very painful. Very painful. Although, parang pwede. Pang self-defense, no? Oh, diba? Okay, so final verdict. Ano ba masasabi natin dito sa tools na to na nakuha natin galing Kingdom? Teka lang, buuin ko muna to. And I'll be back. Saka natin pag-isipan. Okay, so etong ganito, nabili ko to sa parang 20-20 yata na shop o sa Mr. DIY. Hindi ko na matandaan eh kung saan ko sakto talaga siya nabili. Pero kung saan man, basta mga presyo nito, 80 to 100 pesos, no? Sa opinion ko, ito low quality to na screwdriver. Hindi maganda talaga yung quality niya. Pero ito, yung nandito sa Kingdom na box, high quality screws. Sa opinion ko ah, hanapin ko yung katumbas nito dito. Yung quality ng screw, pagkakamachine. Ito, madali itong masira. Madaling makakupi yung mga dulo. Ito, mukhang matibay ito. Yung sa Kingdom. Ang tanong, pwede ko bang gamitin yung sa ano? Okay, so pwede ko magamit to, no? Ang pinaka main advantage na meron to is itong swivel butt, no? Tapos, itong sunod na tools kasama, no? Normally, ang presyo nito, magkano to sa 150 hanggang 250 pesos. Nakita ko sa Shopee. Yung pang test na mga bearing na ganyan. 150 to 200 pesos. So, sabi, assume na lang natin siya sa, ano, 150 plus, sabi natin 300 to, so 450 na. So, sabi natin na itong screwdriver set, pinamura natin siguro. Sabi natin na 50 pesos. So, 500, tapos ito, sabi natin 100, 600 pesos, tapos 800 itong kasama na itong dalawa. Pero, kahit na sabi mong 800 pesos yung value ng laman ng box, yung convenience na pag in-order mo, kumpleto ka na agad and meron kang lalagyan, yun yung binayaran mo dito sa box na to. Kasi, kung bibili ka ng individual screws, individual na mga items, tweezers, ganyan, normally, hindi mo mabibili yan sa isang shop lang, no? And yung nabibili na ganito, madalas low quality. Ito mukhang high quality siya. Okay. So, meron ako lahat nito except dito, tsaka ito. Ito yung wala ako.
So ayan yung Kingdom na Real Repair Toolbox. So kung newbie ka, ngayon ka palang bibili ng mga, umpisang bumili ng mga tools, I suggest ito lang kunin mo kasi kung tutusin, halos ganun din naman yung presyo kesa bumili ka ng individual na hindi naman ganun kaganda yung quality. Ito maganda yung quality niya. Yun ang masasabi ko. And gaya ng lagi natin ginagawa dito sa channel natin, pag pangit, sinasabi talaga natin pangit, hindi maganda. At saka kung maganda, sabi natin maganda, ano? Ganun lang yun. So definitely ito, maganda to. Worth the price. Okay? Pero kung ikaw hindi naman newbie at meron ka ng mga tools na nabili na, huwag ka nang bumili nito. Pero pag ikaw first time mong bibili ng mga tools, I suggest bumili ka nito para isang bagsakan, kumpleto, may ilalagyan, maayos. Actually, sa totoo lang, ang pinaka nakikita ko lang na possible na kailanganin mo dito is pliers na maliit, tsaka cutter na ganyan. Flat side na cutter, no? Although, hindi mo naman to laging gagamitin, pero minsan-minsan kailangan mo to. Okay, so, yun yung verdict natin, no? Sa opinion ko, worth it naman siya for the price. Kasi yung presyo niya sa Lazada, kung di ko nagkakamali, around 1,000 pesos. So, lalagay ko dyan yung link sa description. Just in case gusto nyo umorder, pwede kayo umorder sa Lazada or Shopee kung Shopee yung prefer nyo, no? Lalagay ko pares yung link ng Lazada at Shopee. Pero, as far as I know, mas mura ng konti ito sa Lazada. Free shipping din siya, no? So, pag ginamit nyo yung link natin, meron tayong commission galing sa Lazada or Shopee. So, thank you so much mga mausay sa pag-support sa ating channel gamit yung mga links na yun, no? Walang laman, no? Siguro, just in case, kunyari magbabaklas ka talaga ng full teardown ng reel, lalagyan mo ng mga screws para sure na hindi mawawala, no? So, dyan lang muna tayo mga mausay. Keep on fishing. Kita-kits ulit tayo sa susunod nating video, okay?